Quotos Battle League, Tagpasan 4. Nandito pa rin kami sa Branded, sa QC. Tanga na maging ayaw para sa parating nalaban. Yeah! Kaya Pedestal 3 Tournament, elimination natin. Gusto ko muna magpasalamat siyempre sa Branded, sa pagpapahiram ng venue, Crown Manila, siyempre Pastry Vapors, Zypher Philippines, maraming salamat. M-Cars PH, kung gusto nyo na mabilisang proseso ng sasakyan, PM nyo lang yan. Siyempre sa Auto Beats, maraming salamat. At gusto ko rin magpasalamat muna sa Blacksmith Jewelry para sa sponsor ng ating championship ring ngayong Pedestal 3 tournament natin. Taragista Koyaki, maraming salamat. At ayun, eto laban to, round 1 sa kanan, galing pa ng Pililla Rizal, mag-ingay para kay Blazer. Yeah! Shoutout muna Blaze Apparel, 639 Clothing ni Boss Robert, sa Darkroom Clothing ni Boss Arnel, Turf Matter, Sandamukal, at special shoutout lang sa mga lagi nakasuporta kay Tan Bernigal, Amiel Martin Caminong, Sean Binyas, Vincent Masangkay, Jong Sesduero, at saka kay Conan Edugawa, at sa aming mala DILG officer kay Ma'am Annalyn Angulo. Pililla represent sa Tau Gamma P, Triskelion Grand Fraternity ng University of Pililla. Yun, salamat nga din pala, syempre, Dentalica Dental Clinic. Yan, Ninong, tanggal yung pasta ko. Sa kaliwa naman, galing ng Las Piñas, mag-ingay para kay JN. Yeah! JN nga pala ng Sicilian Gambit, Seven Heads, shoutout sa The Wolfpack Family, sa sponsor ko sa Discarte sa Kalye, yun, ito yun. Tapos itong damit ko. Tapos, shoutout sa mga pamangkin ko, kay Joanne, kay Janelle, kay Sarah Babe. Ayun, mamaya na yung iba. Kay Richwell Lagrason sa pinsan ko. Yo! Nag-coin toss kami. Piniling mauna ni Blazer, si JN. Tatimeran natin to. Unang barat para kay JN, Pedestal 3 Tournament. Tangin na laban to, pakinggan natin. Motus Game! Game! Zayt! Eto lang ba yung pinunta ko rito? Lugi na naman sa gastos! Nakakaloko na yan! Pero ibubuhos ko lahat para kahit lugi sa pamasahe na katodo naman. Papatay ako ngayon at gagawin kong pataba sa lupa itong napakabobong mangmang. Oo, gagawin kong fertilizer to, pang abono na lang. Ikaw, kalaban ko si Blazer, yung pilingero't panggap. Ang taas ng tingin sa sarili, feeling star kung mag-rap. Para sa kaalaman mo, hindi ikaw yung tala na hinangad ko makatapat. Kasi kung hiling lang ako ng bituin, edi yung espero na agad. Pero tinalo niyan si Nathan. Pambihira na yan. Sabi niya, ibawi mo ko dyan. Tinalo ako niyan. Sabi ko, ganon ba Nathan? Ang hina naman, kaya hindi na ubra yung pag-gunburst mo sa akin. Sa ganong kapapalya, kung gera lang hanap mo, eto bumbahang malala, sakto pangalan mo, Blas. Sabog ka talaga, kaya tutukan mo man ako ng baril sa ulo, hindi nasasapat yan. Yung mga ganyang kayabangan yung dapat na agapan. Hindi na ubra yung headshot dito. Ito'y suntok ni Slack One, pero maiba. Hindi ako against sa may mga tato. Maitim man o maputi. Pero yung BLZR, hindi bagay. Kung ibabase sa'yo, pre, dapat ginawa mong BLZRD, Blizzard, tutal yung balat mo ang dumi. Maangas ka na niyan. Rinto. Maangas ka na niyan. Porket bordado yung buo mong katawan. Pare, wag ako. Malaman-laman ko, kilay naman yung una mong tato. Ang taray mo naman. Sumali ka ng battle rap para yung kabadingan niya hindi niyo malaman. Iba yung pagkakaintindi niya kapag dikdikan yung laban, ano? Hindi ka mahilig sa tite? The fuck? Ang daming resort sa Rizal pero mas pinili mo, the cock. Uululin ko lang tong taga-flood. Kahit bahain, matirikan ng motor. Sige, makipagbakbakan ka pa rin. Kung tingin mo madali mo akong gapiin, pwes mahihirapan kang gawin. Babaliwin muna kita hanggang mawala ka sa sarili, oo, na parabang lasing. Kaya di kita masisi kung mawala ka sa sarili at gaya ni Da Vinci, masisiraan ka lang din. Speaking of FRBL, laruan lang to sa Floodway. Tapos feeling niya, bad boy siya. Pokemon tingin ko sa'yo. Tapos dito, magpapaka-Android ka. O laruan. Pokemon, puta ayos ba?
Sa bagay, tanggap naman itong Blastoise. Siya, tang inang yan. Alam nyo nang mismatch yung laban. Kahit sa ang angulo pa ibase nila. Gusto mong tarakan kita? Eh magiging balanse lang to kapag tinali kita. O, balanse, tinali. Big T! Alalay lang ni G-Clown itong pinauna mo. Alam mo may malalaglag. Pero hindi yun ako. Papapangitin ko standing niya pero bakit ganto? Ako binigyan mo ng alalay siya tong itutumba ko. Time. Time, time. Unang banat para kay Blazer. Okay ba tayo? Okay? Malinaw? Malinaw? Okay, isa pa. Aspakan game? Game! Mula kay Espero at Merds, gusto ko next fight halang. Pagkatapos ko sa mga two-side, ibang hairstyle naman. Pero Blazer versus JN, ibang match-up talaga. Parang binuli ng kaklase yung naka-brush-up na tanga. Battle rapper na opa. Sarap tarakan at unday. Bukul-bukulan tsaka bendahan hanggat mapagkamalang Bombay. Kapag gangsta, may bubunutin. Sa labanan na walang humpay, itong mga opa may bubunutin. Napamada at suklay. Kasi hairstyle nyo ganyan, habang hangad nyo recognition at makasulot ng pwesto. Hairstyle nyo ganyan, tas piling nyo sa origin ng hip-hop, alam nyo ang buod ng kwento. Dapat nga bukod ang nerdo, ay yung nasa lupain kayo ng rap na mas akma suot pang geto. Kung kaya ko lang nire-real talk, ayoko magtunog barbero. At nananakit pa daw yan ang asawa. Tanong, inyong relasyon ay solemn pa ba? Kung di ka kinakatok ng konsensya, katukin ka sana ng pulis na may sobreng dala. Grabe mo siya kung tadya ka ni walang konteng ka ba? Tinapik niya lang daw, wag mo kami lokohin, tanga yung pasa niya sa mata, ba't nagkorteng paa? At pagiging pabaya mo na ama, madalas ka dyan pagchismisan. Kasi panay paghahabol sa belt, kaya sa prep ay nagawa niyang higpitan, magandang standing. Iba't ibang liga na kanyang napagsilbihan, habang katatayuan sa anak, hindi mo kayang tindigan. Imbis sila yung mag-relax, ikaw tong relax kakasalon. Baka mas father pa sa'yo yung mga naging papa sa Rome, tas feeling married to the game. Sana suddenly aware ka nang kung hip-hop talaga, alam yung family affair. Tas nagbuo ka pa ng grupo, bilang haligi sa tayong mga binhi na patubos ay sinabitan, ginawa kang balagong. Hari ng Sicilia na gawaran o baka pon lang sa larong. Pinagbahayan ng pangkat ng mga punlang patapon. O di ba't pon, dapat sa front. Una nga apak sa kahon. Bakit sa hari pa na atang o baliktad na atang panahon? Walang nagtimbreng di ka safe. Sa iyong hakbang nang sa ganun, irresponsable na ama ay bagay lang magpakapon. Kasi puputulin ko sa aling lahi. Napabor pa nga sa ganyang asta. Nitong batugan sa pagkargo, mapagaan lang sa kanyang dala mga batang inabando na. Mapapatanong na sa ang banda. Kung matatawag pa ba yung ama o matatawag pa ba yung ama? Pagkakabuo ng image, malinis na parabang batak sa jigsaw. Nabutasan ka rekta sa noo, umasta kang ganap na Hindu. Ngayong naanggilan ng chest, dibdiba na lapag ng info, aking pyesang kumunekta sa walang alam sa sakripisyo. Time, time! Pangalawang banat kay JN. Di ko na sana irerebat. Pero yung asawa ko, kanyang dinadamay. Nag-aano ka pa ng wala kong kwenta kama, hindi nga kami nag-aaway, tanginan to, pakilamero ang puta. Wala ka pang anak eh, tangina nito, wala ka pang asawa, wala, huwag kang magsalita ng mga ganyan, tangina mo, wala kang alam. Game! Game! Tangina nito, walang alam ang puta. Game! Yung video interview niya last election, panay build up sa pamilya niya tong bayot na to. Mula sa kapatid, hanggang sa magulang. Puro kabutihan lang nila yung nahahakot sa'yo. Naging pabula yung istorya. At wala akong pake kung maging salot ako, paano hindi ko sasabing pabula yung kwento ay puro hayop kayo. Ngayon sabihin mong, wala akong patunay. Patunayan mo. At yung sinasabi kong pabula, pabulaanan mo. Itong si Kenneth Buenaventura bilang kagawad, kilala sa pangalang bilang Kamatis. Politika yan mga sir. Pera lang din yung dahilan kung bakit yung pwesto nasisilayan.
Pasensya na sa mga taong naniniwalang makakapitas pa kayo't mabibiyayaan. Dahil pag bumungay ang kamatis, siya lang din makikinabang, ulol. Kaya mukhang mayaman. Pero ganito itsura ng mga social climber. Binigyan siya ng sukle sa Starbucks BGC. Ang sabi niya, I received 200. Tanginan to. Maganda win-loss record ko. Maganda win-loss record ko. Akala mo mahusay. Outside battle rap. Ano ba nagawa mong patunay? Standing ka ng standing. Di mo mapaganda yung katayuan niyo sa buhay. Kaya sumali na lang ng politika. O diba kaduda na? Di niya kasi mapaganda yung katayuan niya sa buhay. Kaya umupo na muna siya. Ano hindi? Kilalang konsel yung tatay nito. Pero dati yung rapist bago iginalang. Kasi imbis na sa kahirapan, sa kama sila iginapang. Ano hindi? Sagot! Pag-isipan mo maigi. Tatay mo yung nag-viral sa bus na labas yung tite. Tingnan mo. Pansin nyo ba? Maputi lang to eh. Dito ako. Pero, oo nga. Tingnan mo, labas yung tite. Tingnan nyo, labas yung tite. Dito ako ah. Nandiyan yung tite, oh. Talabas dito, oh. Nasasagot pa ang puta. Huwag kang bastos, kuya. Gang! Maputi lang to, eh. Pero kitang-kita niya. Nawala tuloy ako, eh. Gara ba? Maputi lang to, eh. Pero ganyan-ganyan yung trasa ng kamukha niya halos. Tattoo mo palang kamukhang kamukha mo na yung kapatid ni Wamos. Awit? Oh, awit talaga. Awit talaga. Kaya pala kung magyaya ng ML, starter na, setter pa. Anong akala mo, better ka? Hindi porket awit, gamer na, ulul. Hindi lang ML, pati sa MP nagyayabang yan. Kaya niya daw i-thumbs up yung bote. Baka bottoms up, hayop ka. Thumbs up ang puta. Okay yun na. Kaya sige, magpakasayantis ka. Ilabas mo yung natatago mong invento. Ibunyag mo kunwari yung natatago kong sikreto. Mataga, gumawa ka ng kababalagan. Eh dati na kayong nalinlang neto. Kung tanda nyo pa yung blast kung paano gumawa ng misteryo. Ang rare, di ba? Oh! Tangina basic? Oh, rare misteryo! Mga ugaling pabida! Nagsusot ng maskara para hindi mapahiya. Ngayon mo suotin yung maskara mo, blast? Total wala ka ng mukhang iharap pa sa kanila. Tangina mo! Time. Unang talang banat, blaser. Okay, round to game. Kung si Boss Benji umiinom ng ginseng para magkaroon ng malakobrang burat. Ito naman nagtitipid tsaga sa tortang ugat. Karisma niya malaasyong malabos ng syudad. Sa Lumisalbe pa mismo nagpo-propose ng collab. Kaporsam niyang model na papapose ng tuwad. Yung tindero ng damit pa ang pinoporce maghubad. Habang ikaw, tirador ng PMC na sosobrang luwag. Kundi porpis ang get up, mga pormang tupad. Para may babaeng maiyot ang napiling patibong. Tagasulat ka ng PMC at may libreng painom. Kang inugaling ang chismis. Ako'y mananatili na tikom. Pero salamat sa kagrupo mong may piercing sa ilong. May piercing sa ilong. Pag-usapan naman natin yung naging run mo sa scene zone. Stage 1, nakakakurap pa at lumusot sa naging grim. Pero nung mabigyan na siya ng MJ knockout, siya'y tulog ng mahimbing. Panay binabata na sa bracket. Tingin niya lang ata doon school zone. Di mo nga nadaan sa edad yung MJ, tas pinatikim pa ng full grown. Pagkat sa MJ doon sa semis, ikaw ay pahirapan. Tas dito sa pedestal, baka sakali naman pues. Kahit anong strain, mistulang adik sa blunt, ako'y palaging takam. Sa akin walang talabang MJ kahit galing Japan. Usapang battle league, kaya kong mag-demand sa FRBL. Pumili ng malakas kaduelo. Kaya kong ibaba yung moto sa Rizal at ipadala sa labas ng metro. Kung puhunan mo boses, sumigaw lang ng berso, kontrolado ko yung boses na parang palseto. Sa nakalix o pilos na lang, galing sa ano na base, pwedeng Mirage, Kilan o Sespero magrebanse. Katana gusto ko katagpasan para sa labang mas balanse. Sabi ko bigyan nyo ko ng advance, parang 7K na bale pagkat walang paki sa JN, ibang 7 heads na sali. Pagkat si Big J, piling legend, na may aesthetic na tayo.
Pero sa akin iwan tong matandang MC na hapo kahit may 7 Maki Ghost Right. Paper chasing patago nitong may 7 sa likod parang jersey ni Jawo. Royal Rumble palagto maki-wrestling sa bano. Kada linya't babakat para nag-stencil sa tattoo. Kaya ako sumali para sabihin dun sa terdi na palo kung trip mo ubusin ng Tagalog sa aking katumesting sa laro. Time, huling banat, DJN. Sa iba nga lahat, tumama yung tira mo eh. Wala yung kwenta. Tapos, akala mo, yung mga tira na ito nakakabagot. Akala ko ba yung ikaw yung anak? Bakit tatay mo yung nasagot? Tangin na ito. Tapos, si Calix, hinahamon mo, panalo ka na doon. Tangina mo, first stage, talo na yon. Tangina, basic ang puta. Game! Pahina, motos game! Luxuria versus Poison 13. Tangina naman, paano mo nasikmurang syotain si Lux? Para saan? Sa di malamang paraan, alam kong di mo siya magugustuhan. Itsura pa lang, kaya di mo ko maiisahan sa galawan na ganyan. Huwag mong ginagamit si Luxuria, puta, di maganda yan. Tangina niya, napaka-basic mo kalaban. In-inform ka lang ni Lux na basic yan si JN. Puta, yung sulat minadali mo? Baka dyan ka matisod. Nilalansi ka lang. Bigla mo nang hinimod. Sinabihan ka lang ng easy round. Puta, ang dali mo mapaikot. Tapos sasabihin mo, utak ni Zayt. Angas ni Lip. O sa sarili niya, Flinex. Ginaya na lahat. Makasabay lang sa trend. Hindi sa pang-hate. Pero ito ang dapat mong magets na mapasight man o Lip. Puta, wala ka pa ding sense. Tapos sasabihin mo, ikaw yung blazer ng hip-hop. Kaya sa'yo lahat nakafocus. Kung may Damian yung Portland, ikaw yung Lillard ng Motus, ha? Ikaw? Lillard? Dame, pansin nyo ba? Ang dami niyang tira. Hindi naman tumatama. Ubod ng papansin. Kaya pala tinawag niyang bars kasi puro sala rent ang inang yana. Tapos ang angin pa niyan. Kaya akala niya nakakalutang na siya. Ganyan pag maere, o diba? Nakakaputang ina, gusto mo mag-champion? Gusto mo mag-champion? Ganun ba yung angarin? Pwes, eto yung payo mula sa akin. Kung gusto mong manalo, dat wala kang tirang alanganin. Kung ayaw mong matalo, wag mo akong kalabanin. Tanggap ko na kung crowd reaction yung pagbabasiyan, alam kong talo ako. Pwede pa nga akong ma-OP. Mot versus J-Black, pwede pang kay J-Black all three, di ba? Pero kung ganun man, huwag ka na mag-expect pa na mare-reverse pa yung boto, Lodi, kasi paano pa babalik ta rin yung judging, hindi na si P-Boss, si Boss P, tang inang yan. Kung si P-Boss, kontrolado niya yung liga niya na PSP, ako, kontrolado ko tong laro parang PSP, habang ikaw, kontrolado ka ng sarili mong ama. Kaya kahit anong utos, go lang si brother. Ginagawa kang puppet ng sarili mong father. Puta, payag ka nun? Kontrolado ka ng ibang tao kahit yung utos di na proper? O siya'y hawak-hawak sa leeg na parang sinasakal si Casper? Kasi, sariling magulang niya mismo yung nagtulak sa'yo sa iba't ibang klase ng droga. Kahit di yan madali. Naging runner ka ng shrooms para sa perang kalakip. Ano sabihin mong hindi? O bakit di ka mapakali? Alam Mario, sanay sa mushrooms, ganun siya pinalaki, tangin na yan. Kaya alam ko, sabi ka sa kalayaan, paano ka naging real MC? Wala ka sariling leadership. Buti pa yung John may independence, yung statue may liberty. Pansin nyo ba? Elims pa lang, warm up yung kailangan ko, aaminin ko yan. Kaya nung binigay to ni Zayt, alam kong pawis lang yung sasapitin ko dyan. Di ka pa ba nakaramdam na siningit ka lang? Binigyan ako ng blazer ni Zayt, pang painit ko lang. Body bag. Time, muling banat. Blazer. Yung palabas namin ni Lux, tangay na maraming nauto. Gamitan ba naman ng blaze talagang solid yung pakulo? At pagka-eliminate mo sa scene zone, pedestal lang rush plan. Nalaglag sa MJ nung semis. May dancer na nag-last dance. Tas ako kapitpitan mo kada rounds para kang tinapakan at tansan. Kaya tiyak si Baktong J nang tinapat ka sa Tarsier Aspakan game. Pag
Aspakan game? Game! Bro, pagmamahal ko sa kultura, sipat ngayon walang duda. Para mailagay niya ako sa pedestal, tagal niligawan nung una, matamis na oong kapalit. Di dahil sa salapi niyang ayuda. Sapat na yung engagement ring na sa finals makukuha. At pareho tayong na-flex sa flip-top stage. Pero may pinagkaiba. Ako'y naging BF reveal at sa akin di yan kaila habang siya para i-claim daw yung mga linyang kaniya. O sunod-sunuran ka sa lip, mapanlin lang na salita. Yung naging tulak ng bibig, naging bintang sa kabila. Kaya flawless ang panalo, siya'y wala ring nahita. Kaya puputulin ko na yung skema at iibahin pagkatipa. Baka masagi ko yung lip, may tutuping makahiya. Kung magka-chansang makasabit dun sa tropang bayaw, nagparatang ka kay GL na may obrang halaw sa mga sulat na kinupit sa performance niya daw. Dancer na nagseselan sa pangungopiang galaw. Sa panggagaya siya'y allergic, feeling wala siyang kahambing. Yung allergic pang lumitaw na mas kating-kate magpapansin, si GL nga napakamot dito sa beach na malanding. Nag-akusa habang spotlight mo nakuha mula sa nakaw lang din. Bumalik ka na lamang sa pagsasayaw. Hindi yung sa battle rap mag-i-invest ka ng pilit. Dito mo pagsisigawang dancer ka, abay invest manahimik. E kung dancer kan talaga at laging flex kadahirit, e bakit simpleng pag-angat wala kang step na maisip? At kung interes managinip, walang mintes kadaihip. Ngayon nag-aapoy yung blaze, maniningkit ka sa gilid. Kung pinaplanong lulusot maging bit-bit niya natitik, sigurado na magpapaltos kapag nadikit sa mainit. At ang lalayo nyo mag-rhyme, ako pang Eminem sa 8 Mile. Mga tugmaan yung pambulag ay gigisingin ko ng kanan hanggat madamay pa ang left eye. Buhol-buhol ko na suntok ang siyang pambibikti na necktie. Pamatay kapag nag-spit mortal combat o na reptile. Kasi anaconda in the city, lumalamon ang buo kaya bitin tong steak sa platter. Sawang-sawa na ako manalo at yun ang aftertaste ng battle. Kung ayaw mong malunod, magmased, magtest sa water. Para di gantong unang baitang hulog agad. Pag apak mo, may snake sa ladder. Time, mag-ingay para sa laban niyo. Sorry po, kuya, sorry po. Yo, Motos Battle League, Tagpasan 4, Pedestal 3 Tournament. Tangin ang init, mag-ingay kayo para sa laban niyo. Siyempre gusto ko muna magpasalamat sa Branded sa pagpapahiram ng venue kay Papa Benji, Rayala, Hypebeat, siyempre Egocentric, Unhinged, yan, Papa Kals Clothing, maraming salamat sa suot ko ngayon. Pero ang boto ng hurado, mag-a-advance sa second round, 5-0, mag-ingay para kay Blazer. Shoutouts kay JN. Congrats, congrats. Uy, shoutout kay JN, napakalakas na laban nun. Pareho kaming busy pero at least nagawa naman namin ng paraan pareho. Salamat sa DILG, pinayagan ako makaalis sa seminar. At saka kay shoutout kay Bon, saka kay DM Dayrit. Congrats to sa amin. Congrats kay Blazer. Bawi tayo sa susunod. Maganda na pinakita ko, di ba? Shoutout kay sa kumpare ko, kay Marlon Chongqiao, kay Daboy Chongqiao, at saka sa Discarte sa Kalye. Salamat sa ano. At shoutout sa lahat. Namiss ko kayo. It's Taoma, Sinsun Rap Battles. Ang inamin, sobrang dikit na laban na yun. Round 1, binigay ko kay Blazer kasi para sa akin yung pinamalakas na passion ni JN yung Blastoise. Pero naano yun ang pabayang amoy, parang na-outlast yun. So round 1, binigay ko kay Blazer malinis. Round 2, bibigay ko sana kay Blazer kaso naka-apekto sa performance ni JN yung sa airpot niya na sumabat, ganun-ganun. So tinabla ko yun. Round 3, para sa akin, malinaw yung kay JN. Masunod-sunod yung mga punches. So parang tabla, di ba? Parang dahil tournament to, sobrang strict to dapat. So binasi ko na lang nag-matter yung linis ng performance. Kaya para sa akin, Blazer, sobrang dikit lang, pwede rin kay JN yun. Congrats pa rin, JN, props sa'yo, pero Blazer. Yo, Therapies, Boston Music, lokalidad. So, binoto ko si Blazer kasi para sa akin, dikit yung laban nila, sobrang dikit. Tsaka shoutout sa performance si JN. Sobrang linaw ng pakaka-deliver niya. Pero syempre, content-wise, binoto ko si Blazer kasi sobrang sunod-sunod at saka sobrang creative ng mga punchlines niya papuntang wordplay. Para sa akin, hindi natalo siya sa... nakuha ni JN yung performance pero syempre, content-wise nga, kay Blazer tayo. So, yun. Yo, MJ. Binoto ko sa round 1 si Blazer. Dikit lang yung palitan nilang dalawa.
talagang mas nakibabaw lang yung linya ni Kuya Balacero. So by round 2, pinakatumatak sa akin, linya sa akin ni Kuya Balacero yung ano, both sa pabayang nga mapakalakas na ano yun, na buong angle ni Kuya Balacero. Kaya solid pa rin naman yung round 2 ni JN, kaso yung mga jokes niya parang hindi naka-forma sa mga dalang bars ni Blaser. Sa round 3 naman, dikit na yun kasi parehas na nilang binawi yung mga round na beaten sa kanila. Kaya round 1, round 2, Blaser sa round 3 kaya. Pinamalakas si JN yun, props kayo JN. Yo, Grey Matter. Binoto ko si Blaser, sobrang dikit ang laban yun. Kapag nabanat si JN, kala ko sa kanya na yung rounds. Pero kapag bumabanat si Blaser, parang nakukuha niya pa rin. Round 1, binigay ko kay Blaser. Dikit lang yun eh, parang tainga yun eh. Pero dahil sa yung linyang pabayang ama, sobrang grabe yun. Sobrang himay yun. Tapos round 2, yung ano daw, tag dito, dikit dapat kasi bibigyan ko sana ng ano yung sinabi ni JN na hindi direkta sa kanya yung linya ni Blaser, yung iba yung tinamaan. Pero ang ganda kasi ng setup ng 7 heads, yung 7 heads. Tapos binigay ko Blaser, round 3 para kay, ano yun, kay JN. Blaser. Ayun, sobrang dikit ng laban. Yung, actually, yung round 1 tas round 2, nag-ano kasi, or punchline count. Actually, parang nag-tie sila dun sa punchline count. Kaya parang, tinignan ko na lang kung sino yung mas malinis, magano. So binoto ko si Kuya Blaser kasi yung kung paano niya igapang yung mga details papunta doon sa punchline, sobrang linis. Kaya, pero yung round 3, malino kay Kuya Blaser yun.